ito ang mga gawain kaakibat ng Bandanggitab 2018. Bandanggitab Battle of the Bands, April 19, 7 PM sa Bulwagang Panlalawigan Provincial Capital Complex, Hari at Mutya ng Bandanggitab. April 20, 7 PM at the Bulwagang Panlalawigan Provincial Capital Complex. At Bandanggitab Dance Parade, April 21, 6 PM mula Minskat, Calapan City Campus, the Provincial Capital Complex. Bandanggitab Oriental Mindoro Festival of Lights 2018. Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Mel Francisco para sa TVNet Newsline. Ikalabing walo sa buwan ng Abril taong 2018. Sa ulo ng ating mga balita, Quest for Love inilunsad sa lalawigan ni dating DENR Secretary Gina Lopez. Upang mabilis na maging bahagi at makinabang, bawasan ang rekisito sa programa at proyekto ng pamahalaan, hiling ng mga katutubong mangyan. At free tuition law ipatutupad na sa Minskat, Calapan Campus sa darating na pasukan. At sa detalye ng ating mga balita, ilulunsad ng City Government of Calapan sa pamamagitan ng City Youth and Sports Development Office ang libreng summer workshops at sports clinic. May anim na summer classes kung saan maraming o maaaring makapag-enroll ang isang bata sa nasabing programa. Ito ay ang art and drawing workshop, dance workshop, taekwondo, basketball, table tennis at chess. Edad 5 hanggang 18 naman ang maaaring makapag-enroll sa mga ito. Ayon sa pamunuan ng CYSDD, hindi lamang limitado ang slot sa summer workshop, kaya iniimbitahan nila ang sinumang interesado na kunin ang ganitong oportunidad upang matuto at mas malinang ang kanilang talento. Pinaalala naman nila na libre ang nasabing summer workshop para sa mga batang residente ng lungsod lamang. Ang mga magsisilbing trainers naman ay mga piling teachers sa iba't ibang larangan mula sa lungsod. Ang registration at orientation para sa mga interesado ay magaganap sa 2 Mayo sa City Pavilion na matatagpuan sa City Plaza. Formal naman magsisimula ang mga workshop sa 3 Mayo na tatagal ng 10 araw. Patuloy namang nakikipagtagisan ang mga manlalaro ng Oriental Mindoro bilang parte ng taunang palarong pambansa na kasalukuyang ginaganap sa Vigan, Ilocos Sur. Kasama ng mga manlalaro sa lalawigan ng ilan pang atleta mula sa Occidental Mindoro, Romblon, Mariduque at Palawan bilang kinatawan ng Region 4 Mimaropa. Kabilang ang rehiyon ng Mimaropa sa 17 rehiyon sa bansa na nakikipagkompetensya sa iba't ibang sports events. Ang nasabing paligsan ay binubuo ng 18 regular sports, 7 demonstration sports at 4 na Paralympic sports. Kasalukuyan na sa top spot na ang National Capital Region na may 25 golds, 16 silver at 12 bronze medals. Meron naman 2 golds, 5 silvers at 4 bronze medals ang Region 4 Mimaropa. Ang palarong pambansa ay isang national sports event kung saan hinuhubog ang mga magiging susunod na kinatawan ng bansa sa iba't ibang international sporting events. Sa ibang balita, patuloy ang pagbibigay ng skills at entrepreneurial training ng DTI Oriental Mindoro sa pamamagitan ng kanilang negosyo center sa ilang MSME sa lalawigan. Isang asosasyon na binubuo ng 22 miyembro mula sa Barangay Babangonan, Victoria, ang sumailalim sa turmeric at ginger processing training na magbibigay naman sa kanilang mga miyembro ng alternatibong pagkakakitaan. Itinuro sa mga miyembro ng VMAFA o Victoria Migrants and Family Association ang step-by-step procedures upang makagawa ng ginger turmeric tea. Samantala, ayon naman sa DTI Oriental Mindoro, maaari silang makapagbigay ng skills training sa iba't ibang asosasyon na depende naman sa kanilang pangangailangan.
Dapat lamang anilang lumapit ang asosasyon ng grupo sa pinakamalapit na negosyo center upang matulungan sila sa kanilang hinihiling na skills training. So, uli, bukod sa pagbibigay ng training sa VMAF, tinutulungan rin naman ng DTI ang mga ito at ang iba pang asosasyon sa pamamagitan ng local at international marketing katulad ng pagsasagawa ng trade fair para mas maraming consumer rin na makakita at makabili ng kanilang mga produkto. Ang tabayanan ng iba pang mga balita sa amin pong pagbabalik. This feeling, it's so, so cool. I'm just here chilling. There's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Let's get the show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Oh, it's wonderful. And all it takes is you and me. Just right here at home. Oh, cause the best place in the world is still with you, I know. Right here with you. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Dumating na ang tatlong makinaryang binili ng pamahalang bayan ng Nauhan na gagamitin naman nila upang muling mapalalim ang mga mabababaw o silted na ilog. Sinasabing bayan na isa sa itinuturong sanhi na malalalim ng pagbaha sa ilang barangay dito. Ayon sa post si Mayor Mark Marcos, kinakailangan bumili ng mga karagdagang makinarya ng pamahalang bayan upang ma-rehabilitate din ang mga nasirang daan lalong-lalo na sa mga barangay na madalas binabaha. Gagamitin rin niya ang mga nabiling second-hand na heavy equipments para sumabilis sa pagsasaayos at construction ng mga main roads sa naturang bayan. Samantala, patuloy rin naman niya ang pagpapakongkreto ng daan ng District 8 ng Nauhan. Dito, dinudugtungan na rin niya ang kasunod na bahagi ng konkreto ng daan ng Barangay General Esco na pinasanayaan kamakailan lamang. So, uli, inihikayat rin naman ni Mayor Marcos sa mga Nauhenyong nais magparehistro ng kanilang mga sasakyan at iba't ibang permit sa isasagawang serbisyo publiko ng LT o Mima Ropa sa darating na 26 hanggang 27 ng Abril sa Mena G. Valencia Gymnasium. Aniya, hindi na mahihirapan ang mga Nauhenyong pumunta mismo sa LTO dahil sila na anila ang personal na dadalo sa bayan ng Nauhan upang pagserbisyuhan ang mga ito. Sa lungsod naman ng Kalapan, pansamantala muna ang isinarado ang daan sa isang kalsada ng bahagi ng Mabini Street para sa rehabilitasyon nito. Ayon kay City Mayor Arnan Panaligan, isinasayos sa naturang kalsada para maayos ang sirasirang asfalto nito na nagsasanhi na mabagal na pagdaan ng mga motorista na nagre-resulta naman aniya sa traffic.
Nagsimula ang rehabilitasyon nito noong ikapito ng Abril na may budget na nagkakahalaga ng mahigit 1 milyong piso na nagmula naman sa Local Development Fund ng lungsod. Naglagay na rin ang yellow reflector sa saradong bahagi ng kalsada upang magabayan ang mga motorista tuwing gabi at maiwasan ang aksidente pagpasok dito. Samantala, ay sinaayos na rin ang pamahalaang lungsod ang madali na bahagi ng M. Rojas Drive sa bahagi ng Development Bank of the Philippines hanggang sa kahabaan ng Barangay Santo Niño sa isinagawang pagpapalit ng mga pundidong ilaw ng mga pose dito. Ayon pa rin kay Mayor Panaligan, maliwanag na muli ang kahabaan ng M. Rojas Drive mula sa Barangay Ilaya papuntang Barangay Santo Niño, Lumang Bayan, Barangay Ginubatan, Sapul, Santa Isabel at sa bahagi ng Provincial Hospital. Sa ibang balita, matapos ang 6 na buwang field training program, sa ilalim naman ng 276 na pulis sa Basic Internal Security Operations Course o BISOC, isang pagsasanay na nakatuon sa counterinsurgency. Ika-16 ng Abril, taong kasalukuyan ng opisyal na buksan ng pagsasanay sa paumuna ni Police Regional Office Mimaro pa Regional Director Police Chief Superintendent Emmanuel Luis Licup bilang Guest of Honor and Speaker sa Regional Special Training Unit sa Barangay Pag-asa, Bansud. 75 araw ang itatagal ng kurso na kailangan pagdaanan na lahat ng Police Officer 1 bago ma-assign sa Regional Mobile Force Battalion. Samantala, sa kanyang mensahe, hinikayat ni Chief Superintendent Licup ang mga ito na palakasin pa ang kanilang depensa laban sa mga kalaban ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga angkop na kaalaman at kasanayan na makukuha naman nila sa pagdaraan ng pagsasanay. Anya, makinig at sumunod sa kanilang mga trainers na dumaan rin sa kaparehong training. Sa huli, ayon sa opisyal, nagkitiwala siya sa kapasidad ng mga pulis na malampasan ng mga pagsubok na darating sa kanila dahil wala anyang imposible sa talas at lakas ng isang individual na handang tumupad sa nakaatang na tungkulin. Samantala, sa kanilang unang araw, sumailalim sa reception ng mga pulis na paunang pagsubok sa kanilang tatag sa haharaping hamon sa mahigit 1 buwang pagsasanay. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bagong bahay ba ang hanap mo? Punta na sa Calapan East Rainbow Village sa Barangay Pachoca, lungsod ng Calapan. Ang house and lots dito, pasok sa panlasa at budget mo. Pili na sa Feliciana Bungalow, may 2 bedrooms at 2 toilets and bath. Aliza Prime, single detached with 3 bedrooms, 1 maid's quarter at 2 toilets and bath. Bob C, single detached with 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Mayroon rin silang house models na single detached with loft type. May 2 bedrooms at 1 toilet and bath. Ang Feliciana at Raquel. Malapit sa city proper, flood-free, ligtas at tahimik. San ka pa? Lipat na sa Calapan East Rainbow Village. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa mga sumusunod na numero. 043-288-1788, 441-0658, 0917-300-9026, 0920-911-9556, 0917-794-2123, o sa 09951035944. Maaaring bisitahin ang kanilang FB page, Calapan East Rainbow Village, o mag-email sa yam_capio@yahoo.com, aurorasirialon@gmail.com, at maritesabanador@gmail.com. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Mahirap na komunidad na may natatanging ganda at produkto, may potensyal sa turismo at halimbawa ng tunay na pagkakaisa. Ito ang organisasyon na hinahanap ni dating DNR Secretary Gina Lopez sa inilunsad niyang Quest for Love. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Jake Viray. Mahal ang Mimaropa! Yes! Isang sobrang malaking bagsak para sa Mimaropa! Sa muling pagbisita ni dating DNR Secretary Gina Lopez sa lalawigan, hindi ang mainit na isyu ng pagmimina ang kanyang pinangunahan sa pagkakataong ito, kundi ang paglulunsad ng Quest for Love, isang nationwide search for loving organization sa naglalayong magkaroon ng pagbabago ang mga nabibilang sa mahihirap na komunidad tungo sa pagiging isang viable localized economic zone sa bansa.
Ito ay sa pamamagitan ng pagiging matagumpay na resource-based agroforestry, fisheries o maging sa pagiging ecotourism sites at iba pa. Sa pag-arangkada ng roadshow na ito, una na sa listahan ang lalawigan ng Oriental Mindoro. Isinagawa ito sa pamamagitan ng kaapihan para sa bayan, kung saan ipinakilala ni Gina Lopez ang quest for love. Sino ang maaaring lumahok? Ang mga batayan at ano ang benepisyo na maaaring idulot nito sa mga magwawaging komunidad. Sinasabi na ang major strategy ng Quest for Love ay ang pagkakaisa mula sa pamayanan, partner government agencies at mga NGO entrepreneurs. Ang buong patimpalak mula sa simula hanggang sa huli ay masusubaybayan sa pamamagitan ng national TV exposure sa programa nitong G-Diaries ng ABS-CBN. Bawat pamayanan na nais lumahok ay maaaring mag-fill up ng application form at isumiti ito sa tanggapan ng Provincial Tourism Investment and Enterprise Development Office o PTEDO sa Kapitolyo. 16 na grupo ang papasok bilang semi-finalist hanggang sa matira ang 8 finalist. Maaaring manalo ang isang pamayanan ng hanggang 5 milyong piso bilang ayuda sa pagsasakatuparan ng kanilang plano at proyekto. Gaganap rin ang mananalo bilang modal community na magsisilbing inspirasyon para sa marami pang mahihirap na komunidad na magsikap at magtagumpay sa pamamagitan ng pagkakaisa. Kabilang sa mga government partner agencies ng Quest for Love ang DOST, DTI, DOT, DSWD, DPWH, TESDA at DND. Tatayong mga mentors naman ng 8 magiging finalists ang 8 piniling NGO successful entrepreneurs. Tatakbo ang search hanggang May 18, 2018 at magsisimula naman ang 8 months acceleration program sa 8 finalists simula at July 2018 hanggang March 2019. Kung iisipin nyo, maliit kayo, ang pangarap nyo magiging maliit, ang gagawin nyo magiging maliit. Mindoro at Marinduque, maliit ba kayo? Maliit ba kayo? Bakit? Ibang balita, sa nakaraan pa ring dialogo na naganap sa pagitan ng gobernador at mga katutubong mangyan, idinaing dito ang mahirap na proseso na kailangan pagdaan na nang nasabing hanay upang maging bahagi o benepisyaryo ng mga programa at proyekto ng gobyerno. Nagbabalik si Jake Viray. Minsan po ng mga sama patakalan ng NZP, parang hindi na nagustuhan. At hindi mo sabi, kumuha ka na ikaw isa na may lahing mangyan. Pero mangyan na mismo kami talaga. Pero bakit may ganun kang parang pahirapan? Ibig sabihin, kung yung mga ganun, mangyan na mangyan talaga. Marami kasi yung iba, yung upang mabilis na maging bahagi at makinabang sa mga programa at proyekto ng pamahalaan, hiling ng mga katutubo, bawasan ang mga rekisitos, lalo na sa kanilang hanay. Isa ito sa mga karaingang inihain ng mga katutubong leader sa nakaraang dialogo nila kay Gobernador Alfonso Mali Jr. na ginanap nakaraang Lunes, 16 ng Abril sa Kapitolyo. Ayon kay Amit, isang hanunoong mangyan leader, dahil sa tambak ng mga rekisito sa dokumentong dapat isumite para maging benepisyaryo sila ng isang programa o proyekto, kadalasan ay hindi na sila napapabilang. Daing pa rin ito, bakit kailangan pa ang sertifikasyon mula sa iba't ibang ahensya na sila ay katutubo? Marami aniya sa kanilang kasamahan ay walang kakayahang pinansyal at kadalasan ay pinapauli-uli pa sila sa tanggapan bago i-release ang naturang sertifikasyon. Minsan po mga sama patakalan ng NZP, parang hindi na nagustuhan. At di ba sabi, kumuha ka na ikaw isa na may lahing mangyan. Pero mangyan na mismo kami talaga. Pero bakit may ganun kang parang pahirapan? Ibig sabi, kung yung mga ganun, mangyan na mangyan talaga. Marami kasi yung iba, yung sagot naman ng National Commission on Indigenous People Officer Karen Ignacio, ang lahat ng proyekto at programa ng pamahalaan ay kinakailangan dumaan at sundin ang proseso, maging ang mga ito man ay mga katutubo. Ganito kasi, Amit, may mga patakaran kasi na kahit alam namin na mangyan kayo,
tayo, kailangan sundin natin yung sa papel. So, eto yun eh. Dapat hindi po pwedeng hindi. Tiga, kasi kung hindi mo sundin yun. Nagpapahirap lang po yung madam sa requirements. Opo. May mga pagkakataon na talagang kailangan na sundin yung proseso. Diyan pa ng NCIP, case-to-case basis ang bawat pangyayari. Kung sa lokalidad lamang ay magarang pinagbibigyan aniya ang mga katutubo, sumalit mayroong mga rekisitos na kailangan talagang dumaan sa proseso. Ayon naman kay Gobernador Umali, sumasang-ayon siya sa proseso. Subalit hiling niya sa NCIP na pangunahan ng nasaming tanggapan na paikliin at padaliin ang proseso para sa hanay ng mga katutubo. Sa ganitong paraan ay mabilis at tunay na makikinabang ang nabanggit na sektor sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Binigay halimbawa dito ng gobernador ang scholarship program ng pamahalaang panlalawigan para sa mga katutubo kung saan ayon sa gobernador ay mabilis at madaling makapasok ang mga mag-aaral na katutubo bilang mga scholar ng bayan. Tampo kayo pa mga balita sa amin po pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Pagpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hiansa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Supported by the PCTA. Mapakikinabangan na ng mga papasok at kasalukuyang estudyante ng Mindoro State College of Agriculture and Technology o MINSCAT Calapan City Campus ang free tuition sa darating na pasukan. Ang free tuition law o Universal Access to Quality Tertiary Education Act ay naglalayon na mabigyan ng libreng tuition ng mga nag-aaral sa state colleges and universities sa bansa. Isa sa mga ito ay ang MINSCAT Calapan City Campus kung saan ayon sa pamunuan nito. Sa darating na pasukan, hindi na sila maniningil ng tuition at miscellaneous fees sa mga darating na freshmen at kasalukuyang mag-aaral sa kanilang paaralan. Dagdag pa nila, hindi pa rin nakaklaro kung kasama sa libreng tuition ang mga senior high school students na sa ilalim sa bridging program. Bagamat inaasahan na ang pagdami ng estudyante ng MINSCAT, hindi nila magiging madali ang pagiging scholar sa ilalim ng free tuition law sa kanilang institusyon. Sa MINSCAT Calapan Campus, mayroong admission policy kung saan ang mga bagong papasok na estudyante ay kailangan maka 50% sa admission exam at mataas ang general average upang hindi naman matanggal bilang estudyante ng MINSCAT Calapan. Ang isang mag-aaral sa ilalim ng non-board programs ay kailangan mapanatili ang general average na 2.25 at 2 naman para sa mga non-board programs. Sa limbong public advisory, due to low ticket turnouts, kansilado ng probinsya ng basketball tour na gaganapin sana ngayong darating na April 21, 2018. Ayon sa City Tourism Office, sinabisuhan na nila mga ticket outlets, ganun rin ang mga barangay na binigyan ng tickets. Ang probinsyano basketball tour ay isang produksyon o pribadong produksyon at katuwang lamang ang City Tourism Office, particular na sa promosyon. Bahagi sana ng kikitain nito ay lalaan sa kawang gawa. Samantala, ipinapapatid po ng PhilHealth na ang pamahalaang bayan ng San Teodoro ay tumatanggap na rin ng PhilHealth premium payment mula sa mga voluntary, self-employed, employers at barangays epektibo mula April 16, 2018. Ito ay upang magkaroon ng mas malapit na bayan o bayaran ng mga members at makatipid sa gasto sa transportasyon. And to our following subscribers, try a different kind of internet. Gamit lamang inyong cable TV kung paano narito po. Get connected now at our new upgraded internet packages at affordable prices. 2 MB, 1,299 per month. Fast and reliable internet connection. No phone line needed. No antenna. Instant lag on. Unlimited data usage. Plus,
you can enjoy over 80 power-packed cable TV channels with superb quality signal. Hurry! Apply now at TVNet Office, Unit D, GLC Building, Juan Luna Street, San Vicente North, Calapan City, with telephone numbers 043-288-4240 or 441-3182. So what are you waiting for? Get connected now! At maringin rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalat ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at servisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mar Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Barangay Silonay, Calapan City, sa Oriental Mindoro. Marami ang mga pumapalaot tuwing palban na ang buwan. Ito ang hudyat ng maraming isda sa dagat. Ihahanda na ng mga babae ang mga gamit sa pangingisda ng kanilang asawa. Dalang tinghoy na may langis ng nyog at asin. Ihatid nila ang kanilang asawa sa pambang. Tinghoy ang nagsisilbing ilaw noon sa komunidad. Pagdating sa pampang, tulong-tulong ang mga mangingisda sa pagbubuhat ng mga dalayag nilang bangka. Pagkaraan ng ilang oras, maraming dalang isda ang dalayag tulad ng mga kilas, tulingan, galunggong at pulang buntot. Dalang tinghoy, sasalubungin ni Inay si Itay sa kanyang pagdating. Ganito ang buhay noon sa Oriental Mindoro. Ang paghatid sundo ng mga babae sa kanilang mga asawa gamit ang tinghoy ang naging inspirasyon sa pagdiriwang sa buong lalawigan ng Oriental Mindoro ng Pandang Gitab. Isang tradisyon dapat mahalin at pagmalaki.